Diaries, kamusta po kayo mga ka-diaries? Ngayon, ang pag-uusapan po natin ngayon mga ka-diaries is ano nga ba yung dalawang bagay na gustong-gusto natin? Number one, to feel important mga ka-diaries. Bakit nga ba gustong-gusto ng tao yung to feel important? Kasi yan yung mga bagay na talagang hinahanap-hanap natin mga ka-diaries. Lalo na sa bahay mga ka-diaries kasi marami po tayo ngayon na nalulungkot, nagkakaroon ng anxiety hanggang sa nahulog na lang sa depression kasi hindi nila na nararamdaman yun na importante sila mga ka-diaries. Kaya yun yung mga bagay na dapat nating isipin lagi. Lalo na sa bahay natin, yung mga kasama natin, lagi natin silang kamustahin kung ano nga ba yung nangyari sa kanila or kamusta sila, di ba? Kasi minsan kasi kasama na natin pero hindi pa natin nakakamusta. Siyempre tayo din mga ka-diaries, maging aware din tayo sa sarili natin. Hindi pwede na malugmok na lang tayo sa kalungkutan dahil iniisip natin lagi na hindi na ako importante. So, alis na lang ako or goodbye. Goodbye world. No, that's not the solution of your problem mga ka-diaries. As much as possible, we have to do our best na yung mga tao sa paligid natin, mapifeel nila na importante sila sa atin. Lalo na sa pamilya natin, kailangan yan mga ka-diaries. So, kailangan sa pamilya natin, mararamdaman nila yung bawat miyembro na importante sila para sa atin. Para hindi sila malungkot, maiwasan nila yung anxiety, maiwasan nila na magkaroon sila ng depression at mahantong yun sa suicide, diba? Parang hirap kasi ng ganun mga ka-diaries. Kaya kailangan natin isipin na yung tao na mahalaga sa atin, na ma-feel nila na importante sila sa atin, mga ka-diaries. Okay? Habang nabubuhay pa, we have to do things that they will feel that they are important to us, mga ka-diaries. That's it. So, number one thing na gustong-gusto natin is to feel important. Number two, mga ka-diaries, is to be appreciated. Importante yan, mga ka-diaries, kasi kailangan yan na marunong tayong mag-appreciate sa mga bagay-bagay, kahit maliit man yan, dahil dyan nagsisimula ang malaki mga ka-diaries. Katulad niyan sa bahay mga ka-diaries, kung hindi man nila nararamdaman, hindi man nila na-appreciate yung mga ginagawa natin. I-appreciate natin yung sarili natin, di ba? Be positive, think positive, turn the negative things into positive mga ka-diaries. So sa bahay pa lang mga ka-diaries, kung nararamdaman mo na hindi ka appreciated, just continue the good work, not the bad, okay? Kasi si Lord yung mag-appreciate sa'yo mga ka-diaries. Yan din yung isa sa reason kung bakit yung may mga tao talaga na nalulungkot din. Kasi hindi sila na-appreciate, diba? Ginawa na nila yung best nila, ginawa na nila yung lahat, pero hindi pa rin sila na-appreciate. Kaya tayo nalulungkot. Kaya mga ka-diaries, yung mga tao dyan na like me, ayan, pinapractice ko yung sarili ko na maging matutong mag-appreciate kasi mahalaga po yan sa atin. Kasi yan yung number two na gustong gusto ng tao, ang ma-appreciate sila sa mga ginagawa nila. Diba mga ka-diaries? Kahit din sa bahay, mga simple tasks, diba? Magwawalis, maguhugas ng plato, maglalaba, magluluto. Appreciate that person kasi ginawa niya yung best niya for you. Diba? Kaya yung iba dyan, yung lalo na sa mga kabataan natin, umaalis ng bahay. Kasi nagsisimula yan sa tahanan eh. Umaalis sila sa bahay kasi hindi sila na-appreciate sa loob ng bahay. Kaya nahahanap nila yun sa mga kaibigan nila. Kaya dun sila lagi, yung mukha nila nandun lagi kasi na-appreciate sila doon. Kaya matuto tayong mag-appreciate mga ka-diaries. Maliit man yan o malaki, kailangan natin matutong mag-appreciate. Kasi yan yung importante sa atin. Number one is to feel important. And number two is to be appreciated. Yan yung gustong-gusto ng tao. Gusto natin na ma-feel natin na important tayo. And number two, gusto natin na ma-appreciate tayo. Kahit hindi man yun malaking bagay, maliit man, or feeling natin na okay ba yung ginagawa ko? Just appreciate. Yung mga tao na tahimik, i-appreciate mo siya. Laging kapag may kausap ka, maghahanap ka ng paraan kung ano yung pwede mong i-appreciate sa kanya. Uy, ang ganda naman ng buhok mo. Uy, ang galing mo naman. Di ba yung mga ganun, mga ka-diaries? Kasi ano yan niya? Nakakataba ng puso yan. Nagkakaroon po yan ng happiness sa buhay natin. Kaya kailangan nating matutong mag-appreciate. At lalo na araw-araw, kailangan nating mag-appreciate sa Lord lahat ng mga ginagawa niya sa atin. Matuto tayong magpasalamat. Lord, thank you. Kasi buhay ako ngayon. Lord, thank you sa umaga na to. Salamat, Panginoon, dahil nagising ako. Salamat, Lord, sa mga pagkain, sa lahat-lahat. Mag-uka kumain. Appreciate mo muna
na si Lord. At yung lagi mong tandaan na bawat mga tao na makasalamuha mo, makausap mo, appreciate them. Kasi maganda yung back sa'yo nun. The aura, diba? The feeling, diba? Alam mo yung mga ka-diaries, alam mo yung pakiramdam, kung ano yung pakiramdam ng ma-appreciate ka. So matuto tayo mag-appreciate sa mga bagay-bagay. Kasi dyan tayo nag-grow, diba? Try to be positive lagi. So, turn the negative into positive. So, mga ka-diaries, lagi mong tandaan that the two things that people really wants is number one is to feel important and number two is to be appreciated. So, that's it mga ka-diaries. Yun lang yung ating quick video blog for encouragement ngayong araw. Maraming maraming salamat mga ka-diaries and continue follow or subscribe my YouTube channel mga ka-diaries and I really appreciate it. Super, 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 I really appreciate it. Thank you so much mga ka-diaries. Just press the button below, subscribe and like na rin mga ka-diaries. Comment po kayo kung ano po yung masasabi nyo sa aking video vlog na to. Kung paano ko pa i-grow or paano ko pa i-improve. So, super appreciated ko po yun mga ka-diaries at natutuwa ako sa mga nagko-comment. Salamat sa inyo. Salamat talaga at sa mga naniniwala sa amin sa mga support na nakukuha namin. Maraming maraming salamat po sa inyo mga ka-diaries. And that's all. Thank you mga ka-diaries! You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings.